Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng September 18, 2024 na kung saan sa ngayon po base dito sa weather model na ating ginagamit ay tuluyan na po na nakalabas sa ating area of responsibility ang bagyong si Hiner at nasa South China Sea na po at patuloy na ang paglayo dito po sa ating kalupaan at tinutumbok po niyan ang southern part ng China o dyan po sa may Vietnam. Habang ang bagyong si Pulasan naman ay nakapasok na po dito sa ating area of responsibility ay tatawagin na po yan sa local name na bagyong Helen pero dyan lamang po sa northeastern tip boundary at kumikilos na rin po palabas sa ating area of responsibility hanggang po sa mga susunod na oras ay nandyan na ulit sa labas at tutumbukin naman ang eastern part po ng China. Sa ngayon ay wala na rin pong anumang nakataas na wind signal sa anumang bahagi na ating bansa pero ang habagat ay patuloy pa rin na nagpapaulan sa may Central Luzon kasama po ang Metro Manila, Southern Luzon at dyan po sa may Western Visayas. Ang habagat ay posibleng patuloy pa rin na iiral hanggang sa mga susunod na araw pero next week ay unti-unti na po yan nahihina ang epekto. At ito naman ay pinapakita ng forecast model natin po ang ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw po ay maayos pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil po sa habagat ay may mga isolated rains sa ilang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros, ilang bahagi ng Leyte, Northern Samar, Sulu Archipelago at Zamboanga del Sur. At mamaya po ay sisikat ng araw sa malaking bahagi ng ating bansa lalo na dito sa Northern Luzon at Mindanao pero dahil pa rin sa habagat ay maulap pa rin ang kalangitan with isolated light to heavy rains dyan po sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ilang bahagi ng Panay Island, Negros, Leyte, ilang bahagi ng Samar, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Mati. At mamayang hapon po, mas maraming lugar na ulit ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated rains at posible pa rin ang malalakas na ulan dyan po sa may Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon at Western Visayas. Kaya mag-ingat po tayo sa mga banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil pa rin sa habagat, ay iwasan na po muna natin ang papalaot sa kanlurang baybayin po ng Southern Luzon at sa seaboard po ng Extreme Northern Luzon dahil ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 6 to 10 feet. Kaya hanggat maari, ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, ito po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!